Magandang umaga at magandang gabi kung anong oras nyo man ito pinapanood. Kung bago ka pa lang sa aking munting channel, ay inaanyayahan ko kayong isubscribe ang aking munting channel. Ikalimbang nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na kagaya ng Word of God na dito at ibang vlogs na makakatulong sa inyo. So let's get started! Ang topic natin ngayon guys, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi merong mga ibang sekta o ibang mga reliyon na nagsasabi na ang ating Panginoong Jesucristo daw ay tao lang. Meron din nagsasabing ibang mga reliyon na ang ating Panginoong Jesucristo daw ay propeta lang daw ng Diyos. So patutunayan natin guys na sinasabi ng Bible na Diyos rin ang ating Panginoong Jesucristo. So basahin natin ang Biblia guys. Basahin muna natin ang Matthew chapter 23 verse 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. So ang pinapahiwatig dito sa verse na ito guys ay yung ama na spiritual na father, spiritual father. So spiritual ang meaning niyan guys. So hindi literal na ama, kasi pwede mo namang tawagin na ama ang iyong literal na ama o yung kadugo mo. Pwede mo yung tawaging ama. Pero, pag spiritual na ang sinasabi guys, ay hindi natin dapat tawagin ang tao na ama. Dahil, isa lang ang ama natin. Sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Bawal pala sa Biblia yun mga kapatid na tawagin natin ang tao na father. Kung patungkol ito sa spiritual. So, bawal pala yun, no? So, marami ngayong mga ibang relihiyon. So, hindi naman paninira ito. So, katotohanan naman ito. Maraming ibang relihiyon na tinatawag silang father. So, hindi pala dapat sinasabi yun sa mga tao. Dahil isa lang ang ating ama na spiritual. At yun yung ating Diyos na ama na makapangyarihan sa lahat ng bagay. So, punta na naman tayo sa isang verse. So, dito sa, sahin natin ang Juan 1:14 or John chapter 1 verse 14. So basahin natin. John chapter 1 verse 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Sinasabi dito mga kapatid, nagkatawang tao ang berbo. So sinabing nagkatawang tao, so, hindi sa tao. Nagkatawan nga eh. Sinasabi sa banal na kasulatan na at nagkatawan tao ang berbo. Nagkatawang tao ang berbo. So, hindi pala siya nanggaling dito. Itong berbo ay salita ito eh. So, saan pala nanggaling ito? So, basahin natin dito sa Juan 1:1 or John chapter 1 verse 1. So ating mababasa diyan yung patungkol sa berbo. Basahin natin ang chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Sinasabi dito sa banal na kasulatan, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sinabi sa banal na kasulatan na sa pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. So sinasabi dito na ang berbo ay Diyos rin. So diba? Tapos ang berbo, diba sinabi sa Biblia na ang berbo ay Diyos. So ang berbo ay Diyos. So sinasabi sa Biblia. So, diba ang berbo ay salita. Tapos ang salita ay nagkatawang tao. So, naging tao. Nagkatawan siyang tao. So, hindi siya totally tao. So, nagkatawang tao ang berbo. So, yun na. Dahil ang berbo ay Diyos, nagkatawang tao siya. So, sino yun? Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao siya. Bagamat siya ay berbo, nagkatawang tao. Ang berbo. So, yun na yun. Dahil ang berbo ay Diyos. So, mababasa pa natin dito guys sa Filipos. Chapter 2 verse 5 and 7.
So dito natin malalaman kung ang Panginoong Jesucristo nga ba ay Diyos. So basahin natin. Basahin natin ang Filipos chapter 2 verse 5 hanggang 7 or Philippians chapter 2 verse 5-7. So sinabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. So ayon sa banal na kasulatan, di ba, letra por letra na yon, sinabi na bagamat si Jesucristo ay Diyos, so hindi niya piniling maging kapantay ang Diyos Ama. Bagkos, nagpakababa siya. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Naging alipin siya at nakitulad sa mga tao. So, basahin rin natin ang John chapter 20, verse 28 to 29. So, meron din nagsabi na Diyos rin siya. Yung kanyang disipulo na si Thomas. So, anong sinabi ni Thomas? So, basahin natin. Ang John chapter 20, verse 28 to 29. Basahin natin ang John chapter 20, verse 28 to 29. Sumagot si Thomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Dito naman sa verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. So sinabi nga ni Thomas sa ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ko at Diyos ko. Kasi wala si Thomas nung nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ibang mga disipulo o sa kanyang mga alagad. So pagdating ni Thomas ay sinabihan siya na alam mo ba nakita namin ang Panginoong Jesucristo? So sinabi hindi siya agad-agad naniwala, no. So kailangan niya ng proof na nabuhay na talaga ang ating Panginoong Jesucristo, kasi that time is na-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo, nabuhay na siya. So ayun nga, nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ginawa ni Thomas ay lumuhod siya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo at sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. So sinabi sa kanya ni Jesus na nakita mo ako kaya't sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangagkakita ngunit sumasampalataya sa akin o sumasampalataya. So sinabi ng ating Panginoong Jesus na mapapalad ang hindi nangagkakita o hindi siya nakikita pero sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ganun yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi niya sinabihan si Thomas na huwag mo akong tawagin Diyos dahil tao lang ako. So, hindi yon sinagot ng ating Panginoong Jesucristo. So, sinabi niya, naniwala ka kasi nakita mo ako. How about hindi mo ako nakikita, so hindi mo pala ako paniniwalaan. So, parang ganun yung pinapahiwatig ng ating Panginoong Jesucristo. So, sinabi niya na mapapalad yung hindi nakikita ang ating Panginoon pero sumasampalataya sa kanya. So yun guys. Meron naman tayong mababasa sa banal na aklat, sa banal na Biblia, na sinasabi dito na merong inihanda na katawan ang Diyos para sa ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. So mababasa natin siya dito sa Hebreo chapter 10 verse 5. So ating basahin guys. Dito sa Hebreos chapter 10 verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at andog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Malinaw na malinaw po ayon sa aklat ng Biblia na sinabi na pagkapasok niya. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi talaga nanggaling dito sa lupa. So, pumasok lang siya dito at
pinaghanda siya ng Diyos ng isang taong katawan o katawang lupa dito. So yun yung nagugutom, yun yung tinutuli, 'di ba? Dito si pinanganak si Jesus, 'di ba? Dito sa lupa. Kasi nga pinaghandaan siya naghanda ang Diyos ng isang katawang lupa para sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga hindi siya galing dito, pumasok lang ang ating Panginoong Jesucristo sa mundo. Tapos pinaghandaan siya ng Diyos Ama ng isang katawan dito, katawang tao. So yun na, nagkatawang tao na siya. 'Di ba, pinaglihi siya ni Maria, tapos si Maria ay isang berhen. So hindi siya ginalaw ni Joseph. So yun na yun, guys, pumasok na yung banal na espiritu sa tiyan ng Birheng Maria. So, yun na, at pinanganak na si Jesus. Si Jesus naging tao, naging bata. Meron din siyang karanasan sa pagkabata. Tinuli rin siya, nagugutom, na dumudumi, umiihi. Yung pangkaraniwang tao. So, yun, na-experience din yun ng ating Panginoong Jesucristo nang nandito pa siya sa lupa. So, kaya, hindi talaga siya dito nanggaling. So, nanggaling talaga siya sa langit o sa Ama. Tapos, meron din tayo mababasa sa Old Testament na kahit anghel nga bumababa dito sa lupa para maging tao. So, kung kaya ng mga anghel na bumaba dito sa langit at maging tao, so kaya rin ng ating Panginoong Jesucristo dahil anak siya ng Diyos nag-iisang anak ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung kaya ng anghel na bumaba dito sa lupa at magkatawang tao, doon kasi sa Old Testament o doon sa kay Abraham na time is merong mga anghel na bumaba sa langit naging tao sila, 'di ba? Dahil sinugo sila ng Diyos dahil sa Sodom and Gomorrah, dahil sa mga makasalanang tao doon. So susunugin 'yun ng apoy ng asupre. So nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel. So yung mga anghel na 'yon ay bumaba dito at nagkatawang tao. So nagutom sila, guys. Pinapasok pa nga sila, 'di ba? Sabi doon sa basahin na lang natin, guys. Dito sa Genesis chapter 19 verse 1 at 3. Basahin natin ang Genesis chapter 19 verse 1 hanggang verse 3. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim. At si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. At sila nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang mukha sa lupa. Verse 2. At nagsabi, ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanhi ko sa inyo na kayo magsiliko at magsipagpasok sa bahay ng inyong lingkod. At kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa. At sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. Chapter 3. At kanyang pinakapilit sila, at sila nagsiliko at nagsipagpasok sa kanyang bahay, at sila kanyang ipinaghanda at pinagluto ng mga tinapay na walang lavadora at nagsikain. Klarong-klaro po sa banal na aklat na sinasabi na yung mga anghel nga na bumaba dito sa langit at nagkatawang tao ay nagutom rin. Tapos naghugas pa nga sila ng paa. Tapos pinaghanda pa nga sila ni Lot ng makakain at nagkain nga sila ng tinapay. So ibig sabihin nun ay nasa anyong tao sila. So nagugutom ang tao, nauuhaw, 'di ba? Nagutom sila. Kaya nga nagkain sila How much mo pa kaya sa ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos? Hindi ba niya kayang pumunta dito sa mundo at magkatawang tao? So kaya niya. Kaya nga pinaghandaan siya ng Diyos na Ama ng isang katawang lupa para dun siya pumasok. At yun na nga yung pinaglihi ni Maria. Yun na ang ating Panginoong Jesucristo.
or Yeshua. Sa Greek, Yeshua or Jesus. The name above every name. So, yun na nga guys. Tapos, basahin rin natin ang John chapter 6 verse 38. Basahin natin ang John chapter 6 verse 38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Klarong-klaro po no na sinabi ng ating Panginoon, Panginoong Hesukristo, na bumaba siya sa langit. Dahil kalooban ng Ama at hindi kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So, kaya bumaba siya. So, sa langit talaga siya gikan kasi bumaba siya sa langit. Yun ang katotohanan, guys. Basahin rin natin ang John chapter 13 verse 3. Basahin natin ang John chapter 13 verse 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos rin paroroon. So dito po natin malalaman sa Biblia po na sinabi po ng Diyos na Ama na ibinigay na niya sa ating Panginoong si Kristo ang lahat ng mga bagay o ang ating Panginoong Hesukristo na ang binigyan ng otoridad ng ating Diyos na Ama na mamahala sa lahat ng bagay. At sa Diyos rin siya nanggaling at sa Diyos rin siya paroroon. So, sinabi dito na ang ating Panginoong Hesukristo ay nanggaling talaga sa Diyos. So, hindi siya nanggaling sa alabok o hindi nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo sa putik. Nanggaling talaga siya sa Ama o sa Diyos natin, sa Diyos na Ama. At sa Diyos Ama rin siya babalik. So, ganun po ang sinabi ng Biblia po. Na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagmula siya sa Diyos, sa sinapupunan ng Ama. At nagkatawang tao siya. Ang berbo ay nagkatawang tao. At yun nga po ang ating Panginoong Hesukristo, na Diyos rin. At sa Diyos rin siya paroroon. So, babalik siya sa Diyos. So, ganun po. At basahin din po natin ang John chapter 14 verse 1. Basahin natin ang John chapter 14 verse 1. Huwag magulumihan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Malinaw na malinaw po na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na sumampalataya tayo sa Diyos at sumampalataya naman tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So yun po ang sinabi niya. At basahin rin po natin itong ipagpatuloy po natin ang verse 2. Ipagpatuloy natin sa verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Malinaw na malinaw po na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na nandun siya sa langit. So, nandun siya sa langit, nakikita niya talaga yung bahay ng kanyang ama kasi nga kasama siya ng ama dun sa langit. So makikita natin doon, makikita natin na sinabi ng ating Panginoon si Kristo na alam niya ang patungkol sa bahay ng kanyang ama o sa kaharian ng ama na amang Diyos natin. So alam na ang Panginoong Hesukristo natin kung ano ang itsura ng langit kasi dun talaga siya nanggaling. Originally sa langit talaga nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya niya sinabi yun dito sa lupa kasi nakita niya kung ano ang meron sa langit at yun ang sinabi niya dito sa lupa. Tapos, basahin rin natin itong Kawikaan, Proverbs chapter 30 verse 4. Basahin natin ang Proverbs chapter 30 verse 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Malinaw po ron sa ating binasa na meron talagang nagtatag. At ang Diyos yun at meron talaga siyang anak. Kahit sa Old Testament ay sinasabi na merong anak ang ating Diyos na Ama. Tapos, punta naman tayo dito sa Genesis chapter 1 verse 26.
So basahin natin. Basahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Malinaw na malinaw po ang sinabi ng ating Diyos naman na sinabi niya na lalangin natin ang tao sa ating larawan. So sinabi po ng Panginoong Diyos doon na likain natin. So meron po siyang kasama. Ang kasama po ng ating Diyos na Ama that time po sa pag-create po, sa paggawa po ng tao ay nandun na po ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga anghel sa panahon na po yun. Kaya sinabi po ng Diyos naman na likain natin ang tao sa ating larawan. So sa ating wangis po. So, sabi po ng ating Diyos na Ama. Tapos po, punta po tayo sa Colossians chapter 2 verse 9. O Colossians chapter 2 verse 9. So, basahin po natin. Basahin po natin ang Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayon po sa ating nabasa sa banal na Biblia na sa kanya nananahan ang buong kapuspusan po ng pagka-Diyos sa kahayagan po ayon po sa laman. Iba po ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. So yung berbo po ay siya po ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos ang berbo ay nagkatawang tao, so naging flesh po siya. So sabi doon is kahayagan po ayon sa laman. So doon po naninirahan ang buong kapuspusan po ng pagka-Diyos doon po sa katawang tao po o sa katawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. So doon po sa loob ng kanyang katawan ay doon po naninirahan ang buong kapuspusan po ng pagka-Diyos. Kasi po sinabi po na ang salita po kasi ay siya po si Jesucristo nating Panginoong. So siya po ang salita at ang salita ay naging laman po. The word become flesh sa English po. So siya na po si Panginoong Jesucristo. Tapos yun po ay doon po naninirahan, nananahan po ang buong kapuspusan po ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. So tao po siya ang ating Panginoon sapagkat nagkatawang tao siya doon sa katawang tao po na yon doon sa loob ay doon po naninirahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos po. So makikita po natin doon na hindi po siya basta-basta tao lang po doon na time kasi po doon po nananahan ang pagka-Diyos po ng ating Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo. So dito naman po tayo sa John chapter 1 verse 18 po. So basahin po natin. Basahin natin ang John chapter 1 verse 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Klarong-klaro po ang banal na kasulatan, no? Na nagsasabi na walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Ang bugtong na anak lamang po na nasa sinapupunan ng Ama ang siyang nagpakilala sa kanya. So marami kasing tao ang nagsasabi na hindi naman nagkakaanak si God kasi lalaki daw. Bakit? Yan bang mga babae? Sino bang gumawa niyan? Di ba si God? Siya ang gumawa ng matris ng babae para magkaanak. So siya ba, hindi ba niya kayang gawin yun sa kanyang sarili eh? Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay ng ating Diyos na Ama eh. Hindi ba niya kayang magkaanak? So, sinabi na nga dyan sa dyan eh, na nasa sinapupunan ng Ama eh. Tapos sasabihin yung tao lang si Kristo. Tapos sinabi dyan na walang taong nakakita man kailanman sa Diyos ang bugtong na anak lamang na nasa sinapupunan. So paano mo sasabihin na tao lang si Kristo? Propeta lang si Kristo? So malaking kalukuhan po yun. So mag-ingat po tayo dyan para hindi po tayo malinlang at hindi po tayo matatakan ng mark of the beast po. Tapos hindi po tayo sumunod dahil po pagdating po ng pagdating po ng judgment day po,
marami po talagang maluloko at marami po talagang madidisgrasya po. At sana po ay nalaman niyo po ngayon, sana po ay nakita niyo po ang video na ito na nagpapatunay po na Diyos rin po ang ating Panginoong Jesucristo. So hindi po siya tao, hindi po siya propeta lang. So sinugo po siya ng Diyos, nanggaling po siya sa langit. Bumaba po siya. Ang pagbaba niya po dito ay hinandaan na po siya ng Ama ng katawang lupa po na kanyang paglalagyan. At doon po sa katawan na yun ay doon po naninirahan ang kapuspusan ng buong pagka-Diyos po ayon po sa laman. Yan po. Kaya po, ang ating Panginoong Jesucristo po ay naging tao po. Pero hindi po siya nanggaling dito, nanggaling po siya sa langit. Kaya po, alam po ng ating Panginoong Jesucristo ang ating kalagayan ngayon. Dahil po, naranasan po niyang maging tao, naranasan po niyang masaktan, naranasan po niyang matukso, pero hindi po siya nagpatukso. Dahil siya po, Diyos rin po siya. So, hindi po siya nagpatukso. Wala pong kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo na bumaba dito sa lupa. So, tayo lamang po mga tao ang makasalanan po. Except lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Wala po siyang kasalanan dito sa lupa po. Lahat po ng mga pinasasabi ng Ama, pinapapagawa ng Ama po sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo ay ginampanan po niya, ginawa po niya. Kaya nga po, dun sa cross po, nung malapit na po mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na it is finished. So, tapos na. So, yun po. Natapos na po ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat po ng pinapagawa po ng ating Diyos na Ama dito sa kanya, dito po sa lupa. Kaya po, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na it is finished. So, tapos na po yung ang kanyang ginawa. Kaya po, na-resurrect po ang ating Panginoong Jesucristo. Nabuhay po siya muli. At hindi lang po nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, kundi umakyat po siya sa langit. Dahil po, para po makapiling po ulit ang kanyang Ama. So, yun po. So, wag po tayong magpalinlang sa ibang mga preacher po, mga ibang mga ngaral po na sasabihin po nila na minamaliit po nila ang ating Panginoong Jesucristo na tao lamang daw po. So, wag po tayo maniwala dyan. Wag po tayo maniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay propeta lamang daw po. So, malinaw po sa ating binasa na bagamat ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, hindi niya po pinili na maging kapantay po. Hindi po niya pinili na maging kapantay sila ng kanyang Ama na Diyos. Dahil po, nagpakababa po siya. Hinubad niya po ang pagka-Diyos niya. Hinubad niya po para po magpakababa at maging alipin po at makigaya po sa tao. So, maniniwala lang ako kung tao si Jesucristo, kung wala po yung mga Bible verse na po yan. Pero pag meron po niyan, maniniwala, hindi po ako, ay maniniwala po ako na ang ating Panginoon ay Diyos po. So, yun po. So, wag po tayong magpaloko sa iba na nagsasabi na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lang at propeta lang. So, hindi po. Kasi po, siya po ang bugtong na anak ng ating Diyos na Ama. So, maraming iba ay hindi nakakaintindi po ng Biblia. So, itong video na ito po ay ginawa ko po ito para po yung iba po hindi po maligaw. Doon rin po sa isang post ko po doon sa tatak ng 666 po. So, hindi nyo po yun maintindihan, lalo na po yung mga Tagalog. So, mga Bisaya lang po yung makakaintindi yun po. Pero, gagawa po ako ng isang video pa po about po doon para po malinawanagan po kayo na ang tatak ng 666 po ay hindi po siya literal po. Spiritual po yun. So, salamat po sa panonood po. Sana po ay naliwanagan po kayo sa aking mga sinasabi. Hindi po ako yun, kundi yung ang banal na espiritu po ang nag-udyok po sa akin na gawin po ang video na ito para po marami pong tao ang hindi po malinlang, hindi po maloko. Dahil po sa pagdating po ng judgment ng Panginoon natin, Diyos na Ama dito, ay grabe po talaga ang
mangyayari po sa mga tao na hindi po nakakaalam ng katotohanan po. Kaya ito po ay katotohanan po, hindi po ito gawa-gawa. So nakita nyo naman po kanina at nabasa naman po natin lahat na lahat po ng mga sinasabi ko patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo sa pagiging Diyos po niya ay totoo po. Totoo pong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi lamang niya po pinili na maging kapantay ang ating Diyos na Ama. Naniniwala rin po ako na merong Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos Espiritu Santo. So, meron po akong babasahin dito about po sa ganyan po para po maliwanagan po tayo dun sa salitang tatlong persona po. So, Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos Espiritu po. So, basahin po natin ang Romans chapter 11 verse 16 po. So, punta po tayo sa Biblia. Basahin po natin ang Romans chapter 11 verse 16. At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. So ito guys, pa-imagine ko sa inyo guys. So isipin nyo na lang guys. Ang yung niyog guys. Isipin nyo niyog. So diba sa niyog, meron siyang dahon ng niyog. Meron siyang katawan ng niyog. Meron siyang ugat ng niyog. Pero iisa lang sila. So ganun rin yun guys. Kasi nga, sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ako at ang Ama ay iisa. So, basahin natin guys sa Bible guys. Basahin natin guys sa John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Klarong-klaro po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ay iisa lamang po. At dun po sa banal na Espiritu, ay babasahin din po natin sa Biblia po. Punta po tayo sa Biblia. Basahin po natin ang John chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya'y nagsisamba ay kailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maliwanag po sa ating binasa na Espiritu po ang ating Diyos. So kailangan po sambahin natin siya sa Espiritu. Kaya po ang Diyos na Ama, ang Diyos na Ama, Anak, at ang Diyos na Espiritu ay isa lamang po sila. So, yun po. Ang aking video lamang po ay dito na lamang po. Salamat po sa panonood at sana ay meron kayong natutunan. At I pray sa banal na Espiritu na inyong malaman at inyong maunawaan po na ang ating Panginoong Jesucristo po ay at ang Diyos na Ama at ang Banal na Espiritu ay isa lamang po sila. Silang Diyos po. So, salamat po sa panonood po. Comment ka po kung meron ka pong natutunan at free shout out po. Salamat po sa lahat ng nanood po at God bless po sa ating lahat. At kung nag-aalinlangan ka pa pong bumalik sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon pa lamang po ay sinasabihan ka na po, ay sinasabihan na po kita na magbalik ka na po sa ating Panginoong Jesucristo at talikuran na po natin ang ating mga kasalanan sapagkat po nandito na po tayo sa wakas. Nandito na po tayo sa end times po. Sa end sa mga huling araw po, nandito na po tayo. So, yun po ang aking hinihiling po ay sana po lahat po tayo ay sumampalataya po sa Panginoon. Dahil kung anuman po ang mangyari dito sa atin sa mundo ay poproteksyonan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya po hahayaan po na masaktan po tayo dito sa mundo. Magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya sapagkat po siya at ang Ama ay isa lamang po. Tapos siya po ang makakapagligtas sa atin, ang Panginoong Jesucristo. At siya po ang tutulong sa atin para po hindi po tayo masali po sa puot ng Diyos po, pagdating po ng Judgment Day po, pagdating po ng
ng mga propesiya po, mapalayo, hindi po hahayaan ng ating Panginoong Jesucristo po na magdusa po tayo sa judgment day po, o dun po sa tinatawag na propesiya po. So yun lamang po, marami pong salamat sa panonood po, at God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon, protectionan niya po tayo sa lahat po, tayong lahat po. Glory to God po. Amen.